Maaari po mapalapakan natin ng isang malakas na palakpakan ang ating Panginoon. At pwede po ba bago tayo maupo, sabihin lang natin sa ating mga katabi, Blessed Sunday. O sa likod mo, sabihin mo, Blessed Sunday. At sa mga gilid, Blessed Sunday. Maaari na po tayo makaupo. Blessed Sunday po sa buhay ng bawat isa atin. Ito po bang araw na ito ay tinuturing nyo bilang isang mapagpalang araw? Amen. Kagaya po, no, kapag may mga first-timers po na dumadating dito, ang lagi po nating sinasabi na hindi aksidente kung bakit siya na-invite at nadala sa church na ito. Gayun din po sana ang naisabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing ito na hindi po aksidente kung bakit pinili nating umattend ng worship and healing service tonight. Amen. Marahil ang iba sa atin may mga kanya-kanyang pinagkakabisihan galing sa trabaho o galing sa mga businesses, galing sa mga kanya-kanya nating pamilya. But one thing is for sure, kaya ka nandito dahil may mensahe sa iyo ang Diyos. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, may mensahe sa akin ang Diyos. At dahil may mensahe sa atin ang Diyos, ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? Amen? Alam niyo po, every time na ako'y nakikinig ng Word of God, lagi kong sinasabi sa Panginoon na, Lord, my heart is very expectant of yours. Lagi kong sinasabi sa Panginoon na, Lord, ang puso ko ay nage-expect that today you will do something great and mighty. So sana po kayo din po sa umagang ito. Hindi yung basta lang tayo nakaupo, o kaya yung mga nasa Facebook Live, nakahiga, no? Nakikinig lamang. Sana po ang ating mga puso ay merong matinding pagnanasa sa Panginoon. Nakatatagpuin niya ngayong gabi anumang mga pangangailangan natin. Amen? Excited po ba kayo? Pwede bang makita naman ang mga ngiti ninyo kahit naka-face mask? Makikita ko yun sa mga mata nyo. Yan, kasi dapat pag-aaten tayo ng worship and healing service, tayo ay may kagalakan sa ating mga puso. Alam niyo po, again, napakaganda ng topic natin sa gabing ito. Pero bago po ako dumiretso sa ating topic for tonight, gusto ko lang po sana kayong tanungin, meron po ba kayong mga taong tinuturing ninyo bilang tagapagtanggol? Amen? Meron. Ang bawat siguro isa sa atin ay merong tao na tinuturing na tagapagtanggol. Yung tipo na kapag may nang-aaway sa atin, mapa-social media man yan or sa community natin, pagtatanggol nila tayo no matter what. Tama po ba? At hindi po ba napakasarap sa feeling na kapag tayo ay nandoon sa pangit na sitwasyon, alam natin na merong isang tao na dedepensa sa atin. Amen? May relasyon po dyan ang ating pag-aaralan sa gabing ito. At ang topic po natin, hindi ko na patatagalin kasi excited na nga po kayo. Ang topic po natin for tonight ay with God on our side. With God on our side. Kanina po tinanong ko kayo kung may mga tagapagtanggol kayo na tinuturing sa inyong mga buhay. And nabanggit nyo rin naman kanina no, na masarap sa feeling na may tagapagtanggol. How much more pa kaya kung yung tagapagtanggol natin sa lahat ng mga labanan ng ating buhay ay ang Diyos. Ang Diyos lang naman ng may lalang na langit at lupa. Ang Diyos lang naman na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos lang naman na walang imposible sa Kanya. Amen? Siya yung kasakasama natin sa bawat labanan ng ating mga buhay. Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, one of the most remarkable and precious promises of the Lord to His people is that He will be with us. Isa daw po sa mga pinaka-sweet, pinaka-precious na binitawan na pangako ng Diyos sa Kanyang salita ay yung mga katagang, I will be with you. Sabihin mo nga, I will be with you. Kasi parang anuman ang pagdaanan natin sa buhay, binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon na sasamahan kita. Hindi po ba't napakasarap isipin na sa mundong ito tayo ay hindi nag-iisa? Bukod sa ating mga mahal sa buhay, alam natin na kasakasama natin ang Diyos. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, God is on our side only because we are on His side. Ngayon ang Diyos, dineklara na niya sa kanyang pangako eh, sasamahan kita until the very end of the age. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na nandito ngayon sa worship hall at mga kapatid natin sa Facebook Live, na alam niyo po yon, hindi ibibigay sa atin ng Diyos yung kanyang pagsama kung hindi natin siya isasama sa ating mga buhay. Tama ba? If we are not going to invite God in our lives, therefore, ang Diyos kasi ay gentleman eh. Hindi siya magpupumilit na pumasok sa ating mga buhay kung ayaw naman natin. Pero kapag sinabi natin sa kanya na, Lord, kailangan kita sa buhay ko, kailangan kita sa laban ng ito ng mga pinagdadaanan ko, sasamahan talaga tayo ng ating Panginoon.
Meron po tayong tatlong bagay na pag-aaralan sa gabing ito. We are invincible, we are immovable, and we are unstoppable. At isa-isahin na po natin sila. Number one, ano bang mangyayari sa ating mga buhay if we know that God is on our side? Number one, we are invincible as we make a stand for God. Ano po bang ibig sabihin nun? Sabi po dito sa Romans 8 verse 31, sabay-sabay po natin basahin. What then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? Who can be our foe if God is on our side? Totoo naman. Kung ang Diyos ay nasa atin, who can be against us? Sa trabaho, di ba? May mga pagkakataon, lalong-lalo na kung nakikita tayo ng mga co-employees natin na pinapaboran tayo ng ating mga katrabaho at ng ating mga managers, di ba? May mga pagkakataon na naiinggit sila sa atin. Pero kahit na may mga tao mang naiinggit sa atin sa trabaho, may mga tao ang naiinggit sa iyo sa eskwelahan, o kung saan mang environment or community organization ka nabibilang, tandaan po natin na ang Diyos ang magiging tagapagtanggol natin. And again and again and again, if God is for us, nothing and no one will be against us. Amen? Ay, kayo po ba ay nakakasunod sa ating pinag-aaralan sa gabing ito? Sabi po dito, when we know that God is on our side, we can be invincible and unintimidated. Ano po bang ibig sabihin ng invincible? Ang ibig sabihin po ng word na yan ay we are too powerful to be defeated. Sabihin nga po natin, too powerful to be defeated. Sino po dito ang nakakaranas ng mga trials, problema? For sure, lahat naman po tayo, amen. And may mga pagkakataon po sa buhay natin, whether we like it or not, na yung problema ang tingin natin sa kanya ay sobrang laki, na parang wala ng solusyon, na parang hindi na matatapos. Tama po ba? Pero ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, dahil ang Diyos ay suma sa atin, we are invincible. We are too powerful to be defeated. Hindi tayo magagapi ng anumang problema, pagsubok ng buhay. Kasi again, anong topic natin? God is on our side. Nasa atin ang Panginoong Diyos. No matter what the circumstances, we can stand fast. Makakatayo pa rin tayo by the grace of God. Kaya nga po, alam ko, no, yung iba dito, marahil umiyak bago pumunta dito sa church, pero nandito ka pa rin, dinala ka pa rin ng Diyos dito, dahil nais ng Diyos na mapakinggan mo ang mensahe na ito, na gaano man katindi ang problema ang pinagdadaanan mo sa buhay, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Pag-aralan po natin ang iba't ibang mga Bible characters sa Bible characters na for sure po ay alam na natin at napag-aralan na natin kung saan makakakita tayo sa kanila ng kakaibang klaseng pananampalataya na dapat ay gayahin natin sa panahon pong ito. Number one, sila Shadrach, Meshach, and Abednego sa fiery furnace. Alam po ba natin ang storyang ito? Amen? Alam natin ang storyang ito. Meron tatlong Hebrew children kung saan nirefuse nila na yumukod sa isang golden image na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Ang sabi po kasi ni King Nebuchadnezzar, kung sino man ang hindi yuyuko at sasamba dito sa image, sa golden image na pinagawa ko, ay surely mamamatay. Ngayon, alam niyo po ba nung time na yon, lahat ng mga Israelitas at lahat ng mga Babylonians nung time ni King Nebuchadnezzar, lahat sila yumukod at sumamba sa golden image na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Bakit? Kasi ang sabi, pag hindi ka yumuko doon, kapag hindi ka sumamba doon, anong mangyari sa'yo? Mamamatay ka. Pero alam niyo po ba, merong tatlong kabataan na katangi-tangi. Sila nga po yan. Sila Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi yumukod dun sa golden image na yon. Kahit pa may pangamba sila na maaaring kitilin ang kanilang mga buhay. Ano pong sabi dito? Sa verse na ito, Daniel 3, chapter 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, Nebuchadnezzar, we don't need to explain these things to you. If you throw us into the hot furnace, the God we serve can save us. And if He wants to, He can save us from your power. But even if God does not save us, we want you to know, King, that we refuse to serve your gods. We will not worship the gold idol you have set up. Grabing pananampalataya. Ano sinabi nila Shadrach, Meshach, and Abednego? King Nebuchadnezzar, paraphrasing, no?
Alam po namin na ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran namin ay kaya-kaya kaming iligtas mula sa kapangyarihan mo. Pero ang pinakamagandang statement na sinabi ng tatlong kabataan na ito, but even if not, pero kahit po hindi kami iligtas ng Diyos na sinasamba namin, ay hindi pa rin kami magde-dare na yumuko. So golden image na yan. Kagaya din po ba tayo nila Shadrach, Meshach, and Abednego na merong ganong klase ng pananampalataya na parang ang sinasabi, Lord, kahit hindi mo pagalingin yung sakit at karamdaman na meron ako, Lord, kahit hindi mo i-provide yung kailangan ko ngayon, kahit hindi mo ako tanggalin sa financial crisis where I am belong right now, Lord, kahit na hindi mo buuin yung relasyon ng pamilya ko, still, I will choose to serve you. Still, I will choose to worship you. Ganto din po ba ang pananampalataya na meron tayo? Para kasi nga sinasabi nila Shadrach, Meshach, and Abednego, Lord, kahit hindi mo kami iligtas sa pangit na sitwasyon na kinabibilangan namin, pipiliin kita. Nawa po mga kapatid sa oras na ito, no? Ganon din po yung pananampalataya na meron ng bawat isa sa atin. Na whether pagpalain tayo ng Diyos o hindi, magpapatuloy tayo sa ating relasyon sa Kanya. Amen? Pwede po ba tayo mag-amen? Amen! Napakaganda. At alam niyo po ba, ganon yung pananampalataya na pinakita nila kay King Nebuchadnezzar. Talagang ano, unintimidated, talagang invincible. Alam niyo po ba kung ano nangyari? At the end of the story, si King Nebuchadnezzar pa yung naborn again. Kasi nakita ng Diyos, kuya, pwede pa natin pakita yung picture? Nakita ng Diyos na nung sila Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ay pinatapon sa nag-uumapoy, naglalagablab na pugon. Hindi sila nasunog at parang meron pa silang isang kasama na nagbabantay sa kanila. Alam niyo po ba, bago ilagay doon sila Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa fiery furnace, merong isang sundalo na pumunta doon sa pugo na yon para i-check kung gaano kainit yung pugo na yon. At alam niyo po ba na yung soldier na yon, hindi pa man din siya nakakalapit doon sa pugo na yon, nasunog na siya. Ganon katindi yung init. Pero look at the picture na sinasabi din ng Word of God na sila ay nabuhay, sila ay niligtas ng ating Panginoon because of the faith that they showed. Amen. And at the end, sabi po dito sa verse 28, then Nebuchadnezzar said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego who has sent his angel and delivered his servants who believed in, trusted in, and relied on him. Sa dulo, no? Yung hari pa mismo ang yumukod sa ating Panginoon at sinabi na yung hari at Diyos na sinasamba nila Shadrach, Meshach, and Abednego, yun lamang yung tanging Diyos na dapat sambahin ng lahat ng nasasakupan ni King Nebuchadnezzar nung time na yun sa Babylon. Di ba po, napaka-amazing? Amen? At alam niyo po ba mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya na ipoportray natin sa ating community, pwede rin mangyari na maraming mga tao ang makakilala sa Panginoon dahil sa'yo. Kaya po sana, no, sa akin pong mga home church, members sa Guyong, lagi ko sinasabi sa kanila, after ng Bible study natin, dapat makikita kayo ng mga kapitbahay nyo na hindi nakasumalma lang inyong mga mukha paglalabas kayo. Kasi mga Kristiyano tayo eh. Dapat yung liwanag ng Diyos ang nagsashine sa ating mga buhay. Hindi yung bigat ng problema. Kasi nga, anak tayo ng Diyos eh. Dapat makita yung ating difference. Amen. Praise the Lord. And next, ang ating pong Bible character, napakaganda rin. Let's go to the story of Daniel. Ano pong nangyari kay Daniel? Noong time po kasi ni King Cyrus, no, ng Babylon din, pumili siya ng mga several people na gagamitin niya para i-govern ang Babylon. At isa sa mga napili, si Daniel. Ngayon, si Daniel kasi ay magaling eh. Very skillful, very intelligent, very, very wise. So, ang daming naiinggit kay Daniel. So, anong ginawa ng mga tao sa paligid niya? Nag-devise sila ng plan to get rid of Daniel. At ang sabi nila, nagsumiti sila ng letter kay King Cyrus. Ang sabi sa letter na yon, King Cyrus, greetings. Ganyan. We honor you. Kami po ay gumawa ng ano, ng parang rules kung saan lahat po ng mga taong nasasakupan nyo, dapat po ang sambahin lamang ay yung Diyos na pinaniniwalaan nyo.
So ang ginawa po ni King Cyrus, tinatakan niya ng seal niya yung letter na yon at pinakalat yon sa lahat ng mga nasasakupan niya sa Babylon. Kasi nung time na yon, ang mga Israelita ay captives. Amen? Captives sila sa Babylon. So ano nangyari? Nakita, nalaman ni Daniel na may ganong klase na pag-uutos mula sa hari na ang sasambahin lang nila ay yung hari na sinasamba ni King Cyrus. So anong ginawa ni Daniel? Alam niyo po ba ginawa ni Daniel? Wala siyang pakialam. Siya ay nagdire-diretso pa rin sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Anong ginawa niya? Binuksan pa niya yung bintana. And 3 times a day pa rin siyang nananalangin sa ating Panginoon. Ganon din po ba tayo? Kapag po ba tayo ay dumaranas ng mga persecutions, mas pinipili din ba natin na buksan ang ating bintana at manalangin tayo sa ating Panginoon? Or the more na tayo ay nakakaranas ng persecutions, the more tayong lumalayo sa Panginoon. Ganyan tayong mga Kristiyano, amen po ba? Kapag tayo ay nagkakasala, pinipili natin na huwag na lang magbasa ng Bible, huwag na lang manalangin kasi nararamdaman natin yung self-condemnation eh, na makasalanan ako, hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, hindi yun ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. So balik po tayo sa story ni Daniel. Anong nangyari? Si Daniel nakita ng mga taong may inggit sa kanya na siya ay nananalangin sa Panginoong Diyos 3 times a day. So sinumbong siya kay King Cyrus. At kahit ayaw pa man ni King Cyrus. Si Daniel eh. Magaling kasi si Daniel at nakakatulong talaga sa hari ng Babylonia. So ang ginawa ni King Cyrus, kinaumagahan pa lang, dagli-dagli siyang pumunta doon sa lugar kung nasaan yung mga lions at kung nasaan si Daniel. At alam niyo po ba ang sabi ni King Cyrus sa kanya, paraphrasing, Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos na sinasamba mo? Tas nagulat siya kasi ang sabi sa kanya ni Daniel, opo, King Cyrus, iniligtas ako ng Diyos na sinasamba ko. Ang Diyos na sinasamba ko ang nagtikom sa mga bibig ng leon para hindi nila ako saktan. Alam niyo po ba, napakagandang storya. Kinuha agad-agad ni King Cyrus si Daniel doon sa lions den. At alam niyo po ba, doon sa mga taong naiingit sa kanya na gumawa ng palaan para siya ay mapahamak, sila yung mga pinatapon sa lions den. So meron po bang mga tao na naninira sa inyo, may ingit sa inyo? May mga ganun ba kayong mga nararanasan ngayon? Alam niyo po, hayaan niyo lang ang Diyos ang magtanggol sa inyo. Amen? Huwag kayong gumawa ng kahit na anong paraan. Huwag kayong lumaban. Because vengeance is the Lord. Hayaan niyo lang sila. Kasi darating din yung time kung saan kayo ipagtatanggol ng Diyos. Ipapakita niya kung sino yung tama. Hayaan niyo lang po sila. Amen? Kasi hindi natin tungkulin na mga Kristiyano na ipagtanggol ang sarili natin. Ang may tungkulin po niya na yung ating Panginoon. So balik tayo sa Daniel. Ang sabi po dito sa Daniel 6:21-22, then Daniel said to the king, O king, live forever. My God has sent his angel and has shut the lion's mouth so that they have not hurt me because I was found innocent and blameless before him, and also before you, O king. As you very well know, I have done no harm or wrong. Kagaya nila Shadrach at Meshach and Abednego, niligtas din po si Daniel ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, look what God did for this courageous teenager. God protected Daniel. Siya ay pinroteksyonan ng Panginoon. After siya proteksyonan ng ating Panginoon, the Lord prospered Daniel, and the Lord promoted Daniel. Siya ay pinromote ni King Cyrus at instead na nandun lang siya sa level na sa position lang ito sa government, mas tinaas pa siya. Amen? So tandaan po natin, no? What starts with Daniel ends with God. The same goes with us. What starts with you ends with God. Hindi po porket na pangit yung mga pinagdaanan natin noong mga sinuunang panahon ng ating mga buhay, ay dun din tayo matatapos. Amen? Alam niyo po ba, just to share with you, no?
Dati po ang aming bahay ay kalahati lamang ng kiddos room na nandoon sa gilid. Kalahati lamang na up and down. Ganun lang kaletso bahay namin, wala po kaming sariling comfort room. Pagsapit ng alas 7, alas 8, kailangan nakapag-CR na kami. Kasi wala kaming comfort room eh. Ilang taon po yung lumipas na ganun yung buhay namin, pero nakakilala ko sa Panginoon at ang sabi sa akin ng Diyos, my plans for you is to prosper you and not to harm you. Sinabi din sa akin ng Panginoon sa John 10:10b that I have come for you to have life of abundance. So ang ginawa ko po, pinanghawakan ko yun. Ang hirap man nung mga times na ganun. Hindi ko na po ikukwento yung ibang mga details, no? Kasi hindi na masyadong maganda. Basta napakahirap ng ganun. Basta pinanghawakan ko lang yung pangako ng Diyos na dumating ang Diyos sa buhay ko para bigyan ako ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala kaming sariling CR. At even kinabukasan, kailangan pa namin maghintay ng 7 or 6 para makaligo kami at makapasok sa eskwelahan. Tiniis namin yun for so many years. At alam niyo po ba, sa kadakilaan ng Diyos, ngayon, tatlo pa yung CR namin sa bahay. Grabe si Lord! Grabe! As in, napakalit lang talaga ng bahay na ganyan po siguro. Tapos alam niyo po ba na yung kapatid ko kasi lalaki eh yung taas po namin, ganun-ganun. So yung kapatid ko, doon na lang siya umiihi. Imagine niyo na lang po, doon na lang siya umiihi. Pero ngayon, napakabuti ng Diyos kasi yung CR namin ay tatlo pa sa bahay. So hindi na kami nag-uunahan ngayon sa CR. So ang ibig sabihin lang po nung story ko na yun, yung testimony ko na yun, no, kung nasa pangit tayong sitwasyon dati or ngayon, hindi hahayaan ng Diyos na manatili tayo sa pangit ng sitwasyon. Amen? Ile-level up ng Diyos yung buhay natin, lalong-lalo na kung nakikita niya na nagpapatuloy tayo despite of hardship. So sana po, walang titigil. Walang mawawala at walang hihinto. Amen? At kung meron man dito na up until now, no, sa apartment na ninirahan, just claim the promises of the Lord. God is on your side eh. Kasakasama mo ang Diyos. At syempre, ang gusto ng Diyos, yung magandang buhay for every one of us. So, i-declare mo lang na magkakaroon ka ng sariling bahay. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos, again, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So, dako po tayo. Next naman na Bible character na ating pag-aaralan ay si Elijah. Kilala niyo po ba si Elijah? Si Elijah ay napakatapang na propeta ng ating Diyos at isa sa mga favorite na story ko about Elijah is the battle in the Mount Carmel. Kung saan, nung time na yon, walang tatlong taon, walang ulan. Dahil lahat ng mga Israelita, instead na sa Diyos sila sumamba, saan sila sumamba? Sa Baal. So ang ginawa ni Elijah, sinamo niya lahat ng mga prophets ni Baal. 850 lahat. At ang sabi nila, sige, ipakita natin kung sino ang tunay na Diyos. Maglagay tayo dito ng dalawang bonfire. At kung sino ang magpapaulan ng apo, yun ang may tunay na Diyos. So alam niyo po ba yung mga prophets ni Baal, nandito sila, nananalangin sila, ang tagal nilang nananalangin, umiiyak sila to the point na hinihiwaan nila yung kanilang sarili, tumutuloy yung dugo doon sa bonfire nila, pero wala pa rin apoy na tumutupok or dumadating doon sa bonfire nila. Bonfire tuloy, doon sa, basta, yung ganon. Alam niyo na po yun. Ngayon dito naman sa side na to, si Elijah, mag-isa lang siya. Ano pong ginawa niya? Naghukay pa siya sa gilid ng bonfire na yon. Naglagay pa siya ng tubig at nanalangin siya sa ating Panginoon. At alam niyo po ba ang Diyos kung saan siya nagpababa ng apoy? Kay Elijah. Ano pong sabi dito? The equation is never 850 against 1. It is 850 against 1 plus God. Kahit nag-iisa na po tayo, huwag tayong matatakot kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Iba kasi kapag kasama natin ang Diyos eh. Pag kasama natin ang Diyos, walang imposible. Pag kasama natin ang Diyos, walang mahirap. Amen? Kaya huwag tayong matatakot, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na feeling natin, mag-isa na lang tayo. Huwag na huwag tayong matatakot sa mga sitwasyon na feeling natin, nasa dulo na tayo ng bangin. Kasi kapag nasa dulo na tayo ng bangin, dalawa lang gagawin sa atin ng Panginoon. Number one, kapag tayo ay nahulog, sasaluhin niya tayo. Or number two, kapag nahulog tayo, tuturuan niya tayong lumipad. Kaya nawa po, no, kapag nandun na tayo sa dulo ng sitwasyon kung saan feeling mo hopeless na, nawa, huwag kang mawala ng pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya nga tayo Christians eh, we walk not by sight,
but by faith. We walk by faith and not by sight. Amen? Kasi iba kasi yung pinapakita sa atin ng mundong ito eh. Ang pinapakita sa atin ng mundong ito, mahirap, imposible. Pero we walk by faith and not by sight, pananampalataya eh, hindi sa nakikita ng ating mga mata. And usually, ang Panginoon, kapag nakita tayo na nagtitiwala sa Kanya, even in the difficult times, even in the impossible situations of our lives, mas lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kapag may testings, may blessings. Kaya kung may mga testings man kayo, no, huwag niyong takasan. God is on your side eh. Labanan mo, tindigan mo kasi kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Punta po tayo sa number two. Ano yung number one? We are invincible. We are too powerful to be defeated. Number two po, we are unstoppable in fighting the giants of today. Hindi mapipigilan. Grabe. Sabi po, ano-ano ba yung mga giants ng ating kasalukuyan ngayon? Number one, fear? Takot. Compromise. Yan, kasi natatakot tayo mag-stand doon sa katuruan ng ating Panginoon. Worldliness, apathy, idolatry, pride, and lust. Yan, po, yan daw po yung mga giants of today. Sabi po dito sa Job 42 verse 2, I know that you can do anything and no one can stop you. Because we're on the Lord's side, we can't be sidetracked, derailed, or delayed. God is unstoppable and so are we in Christ. Hindi mapipigilan ng Diyos na gumawa ng mabuti sa buhay natin. Amen. Hindi mapipigilan ng Diyos na tuparin niya yung mga pangako niya na pinangahawakan natin. Hindi mapipigilan ng Diyos na mahalin tayo. Kaya nga, napansin niyo po ba, kahit ilang beses tayong lumayo sa ating relasyon sa Panginoon, patuloy at patuloy pa rin niya tayong binabalik sa kanyang piling. Kasi hindi mo mapipigilan ng Diyos kasi mahal ka niya eh. Hindi mo mapipigilan ng Diyos because you belong with God and not into this world. Amen? Kaya sana po, dahil ang Diyos ay unstoppable na mahalin tayo, maging patient sa atin, sana ay ganon din po tayo. Sabi po dito, when we align our lives with the plans of God, God makes us unstoppable. E let go muna, kapatid. Yung mga sa tingin mo ay hindi naman nais ng Diyos para sa buhay mo. Maging matapang ka na bitawan yun. Alam mo kung bakit? Dahil sa umpisa lamang mahirap. Dahil may mga adjustments eh. Pero kapag na-overcome mo na yan, unti-unti nang ipapakita sa'yo na yung pagpili mo sa Kanya ay hindi maikukumpara dun sa bagay na na-let go mo. Kaya huwag ka masyadong mag-hold on dyan. Lalong-lalo na dito sa mga bagay sa mundong ito, huwag kang masyadong mag-hold on dyan kasi it will all pass away. But what will still remain is the Word of God. So pag-aralan po natin, sino bang Bible character yung maituturing bilang unstoppable? Yan, kilalang-kilala natin si David. His fight against Goliath. Sabi dito sa verse 45, Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. Kasi nung time na yon, etong si Goliath, inaano niya eh, inaasar niya ang mga Israelite. Ang sinabi pa niya, kung sino man yung makakatalo sa akin, lahat ng mga Pilisteo ay magpapasakop sa inyo. Eh sobrang laki nga ni Goliath. Parang yung mga problema natin sa buhay, yan laki-laki din, tama ba? Parang feeling natin hindi matatapos. Sobrang laki ni Goliath, wala na isa man sa mga Israelita ang nag-dare na labanan siya kasi natatakot. Amen? Kaso merong isang David na tumayo. At sabi niya, lalabanan ko yan kasi ayoko na inaalipustan niya ng pangalan ng Panginoon at ang mga Israelites. Sino ba si David? Ano nangyari? Nilabanan niya. Pinagsuot pa siya ni King Saul ng armor. Sabi niya, parang hindi ko po kayang suotin to kasi sobrang bigat. Anong ginawa niya? Sabi niya, ang kailangan ko lang po ay 5 smooth stones at isang string. So anong nangyari? Alam po natin yung storya. Ito nga, sabi niya, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Ang very powerful po pala ng word na ito. Lalong-lalo na pagsasabihin natin sa mga problema na ito. Sa mga problema natin, I come to you in the name of the Lord of hosts. Get out in my life in Jesus' name. Ang very powerful po pala ng mga katagang ito, no, mga kapatid. So anong nangyari? Nagtagumpay si David. Natalo niya si Goliath. Tama po ba? Alam niyo po ba istorya? Natalo niya si Goliath. So ano pong sinasabi dito sa katuro na ito? David's courage was not because of his personal size or strength.
Hindi dahil malaki si David, maliit nga lang siya, kabataan nga lang siya. His military armament, hindi rin siya magaling, umawak ng armas. Actually, si David ay isang pastol. Nag-aalaga lamang siya ng mga tupa. Numbers or the support of others, wala din siya taga-suporta, even ngayon mga kapatid niya, pinapaalis siya eh. Kasi ang sabi, nagmamarites lang daw si David eh. He knew that God was with him. Kasi alam niya, alam ni David na si God is on his side. Kaya kahit sa paningin niya at ng mga Israelita na kasama niya noong time na yon, mahirap gupuin si Goliath, nanindigan pa rin niya kasi alam niya nakasakasama siya ng Diyos. So ganun din po tayo. Amen. Kasakasama natin ng Diyos, huwag tayong matatakot. There is a need for people of deep faith and courage who will go against the giants of today. Alam niyo po, kung sino man yung dapat maging matapang sa kapanahunan natin ngayon, yun ay walang iba kundi tayong mga anak ng Diyos. Amen? Kasi kung yung mga anak ng Diyos pa, yung manghihina, eh paano na lang yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, saan sila huhugot ng lakas? Sino yung mag-share ng Word of God sa kanila? Kung tayo mismo, pagdating sa mga problema at suliranin ng ating mga buhay, ay bigla-bigla na lang tayong sumusuko. So again, sabi dito, kailangan ng generation natin ng mga taong kagaya ni David, na may mataas ng pananampalataya at may katapangan to go against the giants of today. David experienced many difficulties. Yes, mahirap. He faced giants and hostile armies, pero dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niya, lumaban pa rin siya. So pwede mo bang sabihin sa sarili mo, lalaban ako kasi kasama ko ang Diyos. Hindi ako susuko. Amen? Walang susuko sa atin. Walang hihinto sa atin. Walang mawawala sa atin. Because God is on our side. Number three and last, sabi po dito, with God on our side, number three, we are immovable in our commitment to the Great Commission. Marami ng mga Kristiyano, mga kapatid, ang nakakalimot sa Great Commission na ito. Kasi usually, ngayon, ang mga Kristiyano, magtatrabaho, mag-aaral, then pagdarating yung Sunday, a-attend ng church. Gayun na lang, ganun na lang po ang nangyayari. Pero nakakalimutan natin, mga kapatid, na merong iniuutos sa atin ng Diyos, which is to share the Word of God wherever we go. The Great Commission. At sabi po dito, we are immovable in our commitment to the Great Commission. Sabi po dito, commitment describes the person who is willing to give their time and energy to something that they believe in. Tayo po ba ay mga Kristiyano? Amen. Naniniwala tayo doon. Naniniwala din po ba tayo na sinabi sa salita ng Diyos na merong Great Commission na inuutos sa atin? Amen. So dapat po magbigay tayo ng oras para dito. A great commitment to the Great Commandment and the Great Commission will grow a great church. These two go hand in hand. Kanina po, napanood niyo po yung ating small video presentation, tama? Yung mga home churches. Alam niyo po ba na ang nasasako po ng Jel Bagbagin ay 12 barangay. Isa-isahin ko po, baka dito kayo nakatira. Bagbagin, Poblacion, tulungan niyo po ako workers, baka may makalimutan ako. Bagbagin, Poblacion, Santa Cruz, Santa Clara, Lalakhan, Manggahan, Balasing, Pulumbuhangin, Guyong, Silangan, Emsapa, may nakalimutan, Kaypumbo. Yan po yung 12 barangay na nasa sako po ng JL Bagbagin. And alam niyo po ba, for the glory of the Lord, lahat po dyan ay may mga gawain na tayo because hindi po tayo tumitigil sa pagbabahagi ng Word of God. Ngayon, ano pong maitutulong ninyo? Kung nakatira kayo sa mga barangay na yon at merong gawain doon, nawa makasama namin kayo. Nawa makasama namin kayong humayo at magbahagi ng Word of God. Hindi yung nasa sa atin lang yung Word of God. Amen? Kasi nga, hindi lang naman po kami na mga pulpit ministers and workers ang sinabihan ng Diyos ng Great Commission, which is to go and make disciples of all nations, tayong lahat ng mga nakakilala sa Kanya. Amen? Kaya sana po, no, let's give time in sharing the Word of God. O kung wala kang time sa community mo, pwede yung mga katrabaho mo, pwede yung mga schoolmates mo, hindi tayo mapipigilan na ibahagi ang salita ng Diyos saan man tayo mapunta. Amen? Do you accept the challenge? Eh, konti lang. Do you accept the challenge? Amen. Amen. Nawa po, no, mga kapatid, ay makasama namin kayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen.
Springing from the heart of God, the Great Commission calls Christ's disciples to carry out the work God started by sending His Son into the world to die for lost sinners. Ano bang ginagawa namin kapag kami ay nagbabahagi ng salita ng Diyos? Napakasimple lang po. Binabahagi lang namin sa kanila kung anong pag-ibig ng Diyos na namatay si Jesus para magkaroon ng kabayaran yung ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Kasi kailangan ng mundo yan eh. Kasi lahat ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, kapag sila ay namatay, saan sila pupunta? Whether we like it or not, or kahit masakit man pakinggan, sa impyerno sila pupunta. Amen? Kaya nga nagkukumahig tayo na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila dahil nais natin na kagaya nating mga ligtas na, na no matter what happens in our life, alam natin na pagising ng ating mga mata sa langit tayo pupunta, gayon din sana sa kanila. Kaya nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. The Lord commanded His followers from every generation to put their faith into action and to go and make disciples. Sabihin mo nga, I will go and make disciples. Amen. Narinig po ng Diyos yung sinabi nyo na yan. At nawa po ay, again, makatulong kayo ng JL Bagbagin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos dito sa Santa Maria. Because napakarami pang dapat bahaginan ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ako po ay nalulungkot dahil nakwento lang sa akin ng isa sa mga guyong, na, isa sa mga kabataan po na hinahandle ko sa guyong, na meron silang isang classmate, nag-aaral pa, batang-bata, 17 years old. Ito ay nagpakamatay dahil nagkaroon siya ng broken relationship sa, di ko alam kung boyfriend niya ba yun or basta kasintahan niya. Napakalungkot kasi kung iisipin mo, dahil lang doon, napakababaw ng dahilan kung bakit mo kikitilin yung buhay mo. Kaya po kami, yung mga members namin ngayon, sabi ko sa kanila, huwag nating hayaan na tayo lang yung nakakaalam ng Word of God, tayo lang yung ligtas. Ipamahagi natin ang salita ng Panginoon sa kung saan man niya tayo dadalhin. Amen? The success of the mission depends on Jesus Christ, who promised to always be with His disciples as they carry out their assignment. Tandaan po natin na kapag tayo ay nagbahagi ng Word of God, huwag tayong mahihiya dahil sasamahan tayo ng Diyos. He will be the one to give words to our mouth. No? At kung i-reject man nila ang salita ng Diyos, huwag tayong magagalit at madidisappoint kasi hindi naman tayo yung nireject nila, kundi ang salita ng Diyos. Both His presence and His authority will accompany us to accomplish His disciple-making mission. 1 Corinthians 15, sabi po dito, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile, it is never wasted or to no purpose." Or parang ang sinasabi po dito is, our labor in the Lord will never be in vain. Ano man pong ginagawa natin para sa Panginoon, tandaan po natin na hindi yan mawawalan ng kabuluhan. So kung ikaw man ay tumutulong, no, may puso ka na tumulong sa mga taong nangangailangan, sa mga widows, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, pagpatuloy mo lang yan kasi hindi mawawalan ng kabuluhan yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin para sa kapwa natin. And last, sabi po dito, if God is for us, then we are on the winning side. Napakagandang ideklara na dahil ang Diyos ay suma sa atin, tayong mga anak niya is always on the winning side. Ibig sabihin, kahit ano pa pong problema ang pagdaanan natin sa buhay, hindi tayo talo. Kahit sa harapan ng problema na yon o ng mga taong gusto tayong, alam nyo, i-drag down, ay talunan tayo sa kanilang harapan. Sa harapan ng Diyos, hindi tayo talo. Tayo ay mapagtagumpay ng mga anak niya. Amen? Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? May natutunan po ba tayo sa gabing ito? Amen? Ang pinaka-nais po ng Diyos na bauni natin sa pag-alis natin sa lugar na ito mamaya at maging sa mga nasa Facebook Live, yung katagang God is on my side. God is on our side. Kasi yung kataga pa lang na yon ay magbibigay sa iyo ng kalakasan na hindi ka pababayahan ng Diyos. Sabi nga niya sa kanyang salita, "Never will I leave you nor forsake you." Kaya nawa po mga kapatid, no?
panghawakan po natin palagi itong pangako na ito ng ating Diyos. Amen? Pwede po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Pwede po bang ibuhos natin ang ating mga puso habang tayo po ay umaawit sa Kanya? I could find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. Sabay-sabay po nating awitin. And I live to own you. And we long to bring our lives as an offering to you, Jesus. My life has no value. Take me higher. Throw me deeper. I want to feel it. Pwede po bang ang mga anak ng Diyos lamang? The Lord, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your. Habang nakataas ang ating mga kamay, only the people of God. Who can stand between my Lord and. Itaas po natin ang mataas ang ating mga kamay. And I live to all. Yes, Lord. Let's bring our lives in an offering to God. Draw me deeper. Draw me deeper. I give all to be with. For the last time, let's sing and I live. And I live to worship. Yes, oh God, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to. Habang nakataas ang ating mga kamay. And I long to bring my life an offering.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita niyo po ang buhay ng iyong mga anak. Nagbigay sila, Lord, ng oras para umattend dito sa church. Mapa-online man or face-to-face. Dahil nagnanasa sila, Panginoon, na makatagpo mo ang mga panalangin ng kanilang mga puso. Lord, dalangin ko po kung sino man po dito yung walang kapayapaan sa kanyang puso, yung puno siya ng pag-aalala, doubts, fear, na baka wala ng solusyon yung problema pinagdadaanan niya. Dalangin ko, Panginoon, let the peace that passeth understanding be upon her heart right now in the mighty name of Jesus. Panginoon, kung sino man po dito sa kalagitnaan namin, yung ang kanyang pananampalataya ay urong sulong, mamaya siya ay nag-aapoy sa pananampalataya sa iyo, mamaya siya ay nalalamig na sa kanyang relasyon sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, revive their hearts in the mighty name of Jesus. At hayaan niyo po, Panginoon, ipakita mo sa kanya yung kapangyarihan mo, that you are a miracle-working God. Nothing is impossible to you, Lord. You are the God of all mankind at walang imposible sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo sa lugar na ito, maging sa Facebook Live, ano man ang pinagdadaanan nila ngayong pagsubok, suliranin ng buhay, ikaw po ang sumama sa kanila. Because if you are for us, nothing and no one will be against us. Lord, dalangin ko po, huwag mo sanang biguin ang mga anak mo na umaasa sa iyo. Dalangin ko, Lord, na maging mas malakas pa ang presensya mo sa kanilang mga buhay. Napipiliin nilang gawin kung ano yung tama at nararapat sa kalooban mo. At dalangin ko, Lord, na wala ni isa man sa amin ang mawawala ang susuko at hihinto. Kundi hayaan mo, Lord, na sa paglipas ng araw hanggang sa muli mong pagdating dito sa mundong ito ay makita mo kami na nagtatapat, na sumasamba at nagmamahal sa iyo. Lord, thank you for making us invincible. Thank you for making us immovable. Thank you for making us unstoppable only for your glory alone. Simula sa araw na ito, Panginoon, ay hindi na kami matitinag pa na mas lalo kang mahalin, sambahin at paglingkuran sa aming mga buhay. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Pwede po ba nating sabihin sa Panginoon, I love you, Jesus. Misa pa sabihin, I love you, Jesus. And my life is for you alone. At naniniwala kami, Panginoon, na ang mga kamay ng may hawak ng mundong ito ay siya rin kamay ng may hawak ng aming mga buhay. Kaya hindi kami matatakot, hindi kami mawawala ng pag-asa, because you are on our side. You will never ever leave us nor forsake us. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Lord. Kung nangangailangan man sila ng kagalingan sa sakit at karamdaman, let them receive it right now in the mighty name of Jesus. Kung sino man dito, Lord, yung nakakaranas ng financial problems, provide for them, O God, in Jesus' name. Send forth your divine helpers, both angelic and human, para tulungan sila, Lord, na mag-prosper, O God, in the mighty name of Jesus. At kung meron man, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng may broken relationships, you are the God of restoration, Lord. I-restore niyo po ang mga relasyong nasira sa pangalan ni Jesus. And bind us all together with your love that cannot be broken. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. At muli ang aming mga buhay ay sa iyo lamang. At tunay nga po na sa lahat ng katagumpayan na ibibigay mo sa aming mga buhay, ay ipapakako po namin na sa iyo lang namin ibabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng, pwede po ba nating awitin muli yung kanta na yon? Just say.